So, okay mga kamaster, welcome again to Kamaster TV. So, good day sa inyong lahat. So, for today's video mga kamaster, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong 24 hours timer relay. So, marami kasi tayong nakikitang mga newbing electricians na nagtatanong or hindi familiar sa device na ito. So, kaya nga dito sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-install or ano ba yung tamang settings nitong device na ito na tinatawag natin 24 hours timer relay. And then ituturo rin natin yung connection or wiring connections ng ating device na ito. So, okay, let's start mga masters. So, okay mga kamasters, first is i-identify muna natin itong iba't ibang parts ng ating timer relay or 24 hours timer. So, in this video, meron tayong 2 common types of timer na gagamitin para i-discuss sa inyo. So, marami kasi tayong iba't ibang klase ng timers. Halimbawa na dyan yung meron din tayong tinatawag na digital timers at iba't ibang maraming klase pa ng ating 24 hours timer. Ito kasing timer na i-discuss natin ngayon mga kamasters, ito kasi yung madalas gamitin or madalas natin makita. So, same function lang naman sila. Pare silang 24 hours timer relay, pare silang functions. And then, ang pinagkaiba lang nila is may tinatawag kasi tayong setting pins. So, yung setting pins ni timer relay na nakikita nyo ngayon sa representations, ayan yung setting pins na meron nilulubog at inaangat para ma-settings yung gusto nating settings ng ating 24 hour timer relay. Yung isang klase naman is yung meron siyang pin na itinutusok. So, para ma-settings din yung desired time natin na gusto nating functions ni 24 hours timer relay. So, dyan sa representations natin ngayon, makikita nyo dyan yung basic parts ng ating 24 hours timer relay. So, meron dyan mounting holes, meron din dyan battery holder. So, si 24 hours timer relay natin is gumagamit ng battery para kung kapag nag-brown out is dire-diretso pa rin or continuous pa rin yung takbo ng ating oras. So, hindi pa rin siya madi-delay if in case na mag-brown out kung active pa yung ating battery. So, meron tayong tinatawag na dial, yung kabuuan yung nakikita nyo, yung color blue. So, ayan yung iniikot natin. So, kaya siya tinatawag na dial. Iniikot natin yan para ma-set yung time clockwise. So, clockwise lang yung ikot ng ating dial mga kamaster. So, kasi pag sinubukan natin yung iikot ng counterclockwise, hindi siya iikot. So, kapag pinilit natin siyang iikot, so, pwedeng masira yung ating 24 hours timer relay. So, meron dyang setting pins. So, ayan yung sinasabi ko kanina, yung pagkakaiba ng ating dalawang 24 hours timer relay. So, dyan sa setting pin, ayan yung may katumbas na minutes. At dyan din natin sinesettings yung desired settings natin kung ilan minutes or ilang oras yung mabubuhay yung ating 24 hours timer relay. So, meron tayong tinatawag na present time hour. Ayan yung kamay nung or yung needle pointer nung ating 24 hours or yung ating present time kung anong oras na ba ngayon sa kasalukuyan. So, meron tayong tinatawag na power indicator. So, ayan yung green na ilaw. So, ayan yung power ng ating line side, line 1, line 2. So, iba pa rin kasi yung indicator ng ating output. Iilaw lang yan kapag nag-activate na yung ating load side or yung ating timer.
kapag may power na yung ating load side ng 24 hours timer relay. So may tinatawag din tayong connection mounting. Then nandyan yung ating present time. So yan at yung present time natin, mga masters. So pag na meet nyan yung pins natin, dyan na yung transitions ng ating 24 hours timer relay kung mag-on ba siya or mag-off ba siya. So in short, nandyan yung ating trigger sa present time, yung nasa right corner ng ating 24 hours timer relay. So yung parang may arrow na maliit dyan, so arrow turning directions, yun nga yung sinasabi ko kanina na clockwise lang siya pwedeng iikot or i-dial. So present time minutes, so parang orasan lang yan. Meron tayong hours and meron tayong minutes pointer. So etong manual switch niya naman, ito naman yung switch kung gusto natin i-auto on or off yung ating 24 hours timer relay. So para naman sa wiring connections natin, mga kamasters, so nandyan na rin, makikita nyo kung saan natin ilalagay si line 1 and line 2 natin. So makikita nyo dyan yung S1, S2 means supply 1, supply 2, or dyan natin ilalagay yung ating supply na line 1 and line 2. And then dun naman sa kabilang side, sa right side, nandyan si ating load side na line 1 and line 2. So kung may ilaw tayo, kung may fan tayo, dyan natin siya ikakabit. So etong si ating 24 hours timer relay, medyo mababa yung kanyang contact rating. So naglalaro lang yan ng 10 to 15 ampere maximum rating ng ating 24 hours timer relay or contact relay. So kung ganyan, mga kamasters, gagamitan natin siya ng contactors pag malaki yung gusto nating i-on na load. So sa wiring naman ng ating contactors is yung load side, papalitan mo lang siya ng contactor para kung mabuhay yung ating load side, mabuhay si contactor at mabuhay din yung ating higher load na gagamitin sa ating contactor. Okay, dito tayo sa first example kung paano natin i-setting yung setting pins ng ating 24 hours timer relay. So dito nga sa klase ng 24 hours timer na to, sabi ko kanina, kung gusto nating i-set yung ating setting pins is inaangat lang siya at nilulubog. So yung off mode niya is nakaangat or nakapasok. And then si on mode niya naman is nakalabas or nakalubog. So dito sa setup ng ating setting pins ngayon, mga masters, yung time natin is mabubuhay siya from 9 PM to 12 AM. Dahil nga yung on mode natin is nakalubog or nakalabas. So pagdaan ni setting pins na nakalabas or nakalubog sa triangle marker natin is mabubuhay yung ating timer 24 hours timer relay. And then paglagpas ng 12 AM, since yung ating setting pins is nakaangat na, mamamatay naman yung ating 24 hours timer relay. Since clockwise yung ikot natin, dahil 24 hours timer relay to, iikot yung ating 24 hours timer relay. And then pag na-meet niya naman yung another setting pins natin na nakalubog or naka-on mode ng 10 AM to 1 PM, mabubuhay naman siya from 10 AM to 1 PM. And then paglagpas ng 1 PM, mamamatay ulit yung ating 24 hours timer relay pag na-meet siya nung ating
triangle marker o nung ating present time. So ang lagi lang nating tatandaan, mga masters, mas magandang i-set muna natin yung tamang oras ng ating 24 hours timer relay bago natin i-settings yung ating setting pin configurations ng ating 24 hours timer. Kasi kung mali yung settings ng ating oras, hindi rin magti-trigger si ating timer dun sa desired time na gusto nating siya mag-trigger. Ito tayo sa second example natin. Ito nga yung another types ng ating 24 hours timer relay. Kasi yung setting pin nito is tinutusok lang. So, makikita nyo dyan yung kanyang setting pins. Marami siyang spare. Meron siyang 6 na spare. So, dito sa ating example ngayon, based dun sa ating setting pins and based din dun sa ating status indicator sa right corner na makikita natin sa ating 24 hour timer relay, ang setting configuration natin ngayon is yung time natin or 24 hours timer relay natin is mabubuhay siya from 12 noon to 24 or 12 midnight. So mamamatay naman siya from 12 midnight to 12 noon. So pwede naman din siyang mabaliktad, mga masters, pag minanual select natin yung ating indicator status ng ating 24 hour timer relay. Kung ilalagay natin siya ngayon sa off based dun sa settings natin ngayon, si 24 hour timer natin is mamamatay siya from 12 noon to 12 midnight and then mabubuhay naman siya from 12 midnight to 12 noon. Ito kasing si setting pins natin, mga masters, every time na mamimit niya si triangle marker natin or yung present time natin is nagpapalit siya nung kanyang mode, yung 24 hours timer relay. Natitrigger niya na mag-on or mag-off yung ating 24 hours timer relay. So, okay mga kamasters, yun lang muna para sa topic natin ngayon ng basic settings ng ating 24 hour timer relay at kung paano nga ba ito ginagamit. So, see you on my next videos. Thanks for watching.